talaga nag-panic buying na sila, oh. Ang daming nakapila, lahat na lang ubos na, oh. Wala nang laman yung mga rep. Ayan, wala na. Ubos na. Yung mga prosen, ubos na. Nagpapanik pa yun sila. Palibhasa, ang dami nilang pera. Kaya kasi balita dito magla-lockdown daw sa March 17. Kaya ito, nagpapanik pa yun na sila. Lahat ng shelves, wala nang mga laman. Grabe na yung balon. Ang bilis kasing makahawa, libo-libo na. Kaya sila, nagpapanik ba yun na sila. Lahat, ang dami nang naka-close na groceries. Ubus na ang laman. Ah, ito, wala na. Kasi yung karne ng baboy, wala na yung karne ng mga baboy kasi yan nga, nag-positive daw yung mga nagkakatay sa slaughter. Pero marami ng baboy na ano, kaya lang problema na yung kung wala yung mga makatay ng mga baboy. Kanina ako nakipila. Kunti lang naman yung binili ko kasi naubusan kami ng laundry sanitizer. So, kailangan kong bumili. Buti na lang may naiwan pa. Lahat, mga itlog, wala na talaga. Kanina doon sa pinagkuhaan ko ng mga binili ko, ay naku, parang binagyo na yung mga shelf. Yung mga iba, wala nang laman. Yung iba, nagkakalat na. Sobra naman tila talaga yung mga Chinese pag nagka, ano, yung panic buying nila talaga. Nung first wave na naman nun, grabe. Naubusan lahat ng tissue, toilet tissue. Ngayon naman, lahat-lahat. Kasi nga yung sa March 17, yung plano nila na mag-lockdown, pero hindi pa rin, hindi pa confirm. Kaya nag-ano na yung mga tao, nagbibilihan na sila ng mga stock nila. Yan, ubos na, wala na yung mga frozen. Mga empty na sila. Guys, please pray for Hong Kong. Sana hindi matuloy yung lockdown. Para naman hindi naman magpanik yung mga tao. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. At kung bago pa lang sa aking channel, press the notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlog. Wala nang laman yung mga shelves. Grabe yung panic buying.